MTB MLE 2 Tagalog. Ikalawang markahan, aralin 7. Sa araw na ito, ating tatalakayin kung paano ba tayo bubuo ng isang talata. Handa na ba kayong matuto? Kasanayang pagkatuto at koda. Observe proper mechanics and format when writing for different purposes. Inay! Ano po ba ang talata? Ang talata ay binubuo ng pangungusap o mga pangungusap na magkakaugnay at nakaayon sa isang paksa. Pero mas ipaliliwanag ito ni Teacher Rina sa inyong aralin. Kaya makinig kang mabuti sa kanya, anak. Opo, Nanay! Ang talata ay binubuo ng isang pangungusap o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng buong pagkukuro, palagay o paksang diwa. Sa pagbuo ng talata, may mga pamantayan at format tayo na kinakailangan nating sundin. Pansinin mo halimbawa ng talata sa kaliwa. Ang paksa nito ay pagpapakilala ni Lovely sa kanyang sarili at mga kapatid. Halina, basahin natin ang talata. Ang talata ay pinamagatang kaming magkakapatid. Unang anak ang aking ate Minda. Siya ang panganay sa aming apat na magkakapatid. Ikalawa naman ang aking kuya Roldan. Nag-aaral siya sa kolehiyo ngayon. Ang ikatlo ay ang pinakamatalino kong kapatid na si Leia. At ako naman si Lovely, ang bunso o pinakahuli sa magkakapatid. Kaming lahat ay nagmamahalan at nagtutulungan. Ito ay isang halimbawa ng talata tungkol sa mga kapatid ni Lovely. Narito ang mga pamantayan o format na kailangan nating isaisip sa pagbuo ng talata. Una, kailangang nakapasok ang unang pangungusap ng talata. Kung inyong mapapansin, nakapasok ang unang pangungusap ng talata. Or tinatawag nating intention sa Ingles. Ikalawa, ang simula ng unang salita ng pangungusap ay dapat nasa malaking titik. Ang unang salita sa ating talata ay ang salitang unang. Kung inyong mapapansin, ang titik U ay nakasulat sa malaking titik. Ikatlo, kailangan na may wastong bantas. Ano-ano nga ba ang iba't ibang mga bantas? Magaling! Mayroon tayong tandang pananong kung ang pangungusap ay isang patanong. Tandang padamdam kung ito naman ay nagsasaad ng matinding damdamin. At tuldok naman kung ito ay isang pangungusap na pasalaysay. At meron din tayong quit. Ito rin ay isang halimbawa ng talata. Ang pamagat nito ay si Maya. Basahin natin. Si Maya ay may bisikleta. Ang bisikleta ay kulay dilaw. Dalawa ang gulong nito. Mahilig magbisikleta si Maya tuwing hapon.
Ito ang gamit niya papunta sa palaruan. May mga kalaro siya sa palaruan at may mga bisikleta rin sila. Ang paksa ng ating talata ay tungkol sa pagpapakilala ni Maya sa kanyang bisikleta, kung kaya't ang mga pangungusap ay tungkol kay Maya at sa kanyang bisikleta. Ngayon, subukin nating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawain 1. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan batay sa talatang binasa. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, ano ang sakay ni Maya? Ano ang sakay ni Maya? A. Pedicab, B. Bisikleta, C. Tricycle. Number 2. Ano ang kulay nito? Ano ang kulay nito? A. Dilaw, B. Pula, C. Berde. Number 3. Kailan siya nagbibisikleta? Kailan siya nagbibisikleta? A. Tuwing umaga, B. Tuwing hapon, C. Tuwing gabi. Number 4. Saan pumupunta si Maya? Saan pumupunta si Maya? A. Kapitbahay, B. Paaralan, C. Palaruan. Number 5. Sino ang makikita ni Maya roon? Sino ang makikita ni Maya roon? A. Ang mga kalaro niya, B. Ang mga kapatid niya, C. Ang mga magulang niya.